Oh, you are my hurricane, 'cause in your eyes I felt so safe, and in them I found shelter from the storm. The rain would pour, the waves would break, and in my lowest, coldest place, you were always there to keep me warm. And even when the wind would roar, you were such a perfect storm. Even when you left me broke and cold, there's nothing I want more. Oh, you were my hurricane, 'cause somehow the more time you stayed, the damage just kept getting worse and worse. While power lines were breaking free, the maelstrom started shaking me, the scars that you would leave began to hurt. Even when the wind would roar, you were such a perfect storm. Even when you left me broke and cold, there's nothing I want more. Oh, you were my hurricane, 'cause when you finally dissipated, there was nothing left but both of us. The sea was still, the sky was gray, and now with no more hurricane, there was nothing left for me to run from. And even when the wind would roar, you were such a perfect storm. Even when you left me broke and cold, there's nothing I want more. Even when you left me broke and cold, there's nothing I want more. I wake up from heartbreak at 10:30, and someone is calling, it's you again. Lies on lies on lies, and every single time you call, I fall for this. You can't make this right, it's time to say goodbye and leave this where it is. So do me a favor and hang up the phone, 'cause all the memories made and everything that you gave me led to being alone. And look in the mirror, do you like what you see? And do you spend all your time finding places to hide the pieces you left of me? So do me a favor, pick up with my coffee is now full of tears. The last of my patience has just disappeared. Why are you still on the line? You've taken so much time from me, my dear.
can't take one more night. It's time for you to try the loneliness I feel. So do me a favor and hang up the phone, 'cause all the memories made and everything that you gave me led to being alone. And look in the mirror, and do you like what you see? And do you spend all your time finding places to hide the pieces you left of me? But do me a favor. So do me a favor, hang up the phone, 'cause all the love that we made was such a fucking mistake, and now I'm ready to go. Take down your mirror, 'cause there's nothing to see. Maybe one day you'll learn to go and respect the worth of a person like me. So do me a favor and hang up the phone, 'cause all the memories made and everything that you gave me led to being alone. And look in the mirror, and do you like what you see? Do you spend all your time finding places to hide the pieces you left of me? Do me a favor. I'm still learning to love, still holding my tongue, still playing where it's safest, and I'm still trying to be strong, still stumbling along to people and to places that will take me where I need to be. Find out who I'm calling me. Life has only begun, and already I'm not sure if I can make it, but it's fine. I'm learning to fly, I'm saying goodbye to people and to places that make me less than I can be. Don't care if I'm really me. I am ready to try this thing we call life, though I won't do it perfect, and I'm still so terrified, still so scared to die. But maybe it's all worth it if I go where I need to be. Find out who I'm calling me. Fight off all the negatives, the worries and the doubts, and don't forget to breathe. We don't find love. We also don't chase love. We don't let love chase us, because you are love. When you talk about self-love, sabi daw nila, most of the people, parang depende kung ano yung upbringing nila o yung perspective nila when it comes to love. And most of the people are conditioned when it comes to love sa nakikita natin sa TV. Nakikita natin sa social media. Ah, wow, ang sweet naman nila. So iniisip mo tuloy, yun yung love. Sabi nga nila, finding love is like you're a fish searching for water and that fish is swimming in the ocean. Because a lot of people tend to search love. Asan ba yung love? Kung iisipin mo nga naman,
we don't find love. We also don't chase love. We don't let love chase us. Huh? Eh ano? Because you are love. Huwag niyong gawing sentro niyo, yung lalaki, na you complete me. Eh nawala. Ah, wala na. Sabi mo sa katabi mo, you are love. Dapat ikaw pa lang, kumpleto na. Kung makamit ka na, kasi ganito yan eh, kumpleto ka. Nakamit ka ng tao, lalaki, or partner, na hindi kumpleto, anong laging itsura niyan? Saan ka? Babe, punta lang ako sa ano, may inuman kami. Sino kasama mo? Ilan kayo? Nag-send ng picture. Hindi ko iniwala dyan. Video call. Woo! Tingnan mo yung katabi mo. Relate! Oh. Bakit? Kasi takot ka na pag nawala siya, may kulang sa mundo mo. E paano kung binilt mo yung sarili mo na ikaw pa lang sapat na? Gaano ka kasarap mamahalin ng taong makikilala mo? Na ikaw ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Kahit isang araw hindi umuwi. Uy, bakit ka tumawa? Okay lang yon. Bakit? It's energy. It's aura. Tingin mo iiwan ka ng lalaki? Kung abay kompleto ka? I'm here to tell you that love is a state of being ng tao at hindi yan hinihingi sa iba. Because if you know yourself, if you truly love yourself, madali yung self-empowerment. Alam nyo sa lahat ng nandito, nandito na lang din kayo, itodo mo na. Ganun lang din yan sa paghahanap ng jowa. Sa again, hindi hinahanap ang jowa. Hayaan mo silang ma-attract sa beauty, sa radiance ng soul, ng love mo. Para kahit lumayo ka, ikaw ay nilalapitan. Kahit umikot ka, siya ay iikot rin. Kahit ikaw ay tumuwad, iba na yun nasa isip ninyo. We all want the same goals in life. To be happy. To be full of love. To have that bliss in life. That you are carefree and you have the freedom in your life. Kaya lang kakaisip natin ang past natin, minsan hindi tayo nakaka-move forward sa future. And kaya ko sinabi to sa inyo, because the moment na narinig nyo to, I know that your mind will start on being creative, searching for that, how to be like that. And your life is your masterpiece. Pearl, paano mo na-shape yan? Hindi rin ako ganito. Noon, ano ako, wala akong self-empowerment. Sabi ko nga noon, okay lang, mambabae ka. Basta ako original. Kahit maganda, nasasaktan rin. Ah! Oy, joke lang. Ako may hawak ng mic. Sabi ko, kung nakita niyo yung picture ng ex ko na yon, sasabihin niyo, abay ang kapal. Ah! Eto ngayon, 5 minutes na lang daw eh. At, ay, bitin. Magkita-kita tayo sa susunod, sa Cebu. Joke lang. Ay, wala, nag-yes sila, joke lang. Ayun na, ngayon. Sana, pag nakita mo, wala yun talaga. Bakit? Umaamin ang pagkakamali. Ay, ikaw? Oh, alam ko pag gusto. Sabi, parang wala talaga. Alam mo, sa yung time din ang syunga ko rin. Ba't pag syunga, tumatawa ka? Oh, pare-pareho tayo. Kayo. Ako naka-move on na kaya medyo nandito ko sa taas. Soon, ikaw naman nahawak ng mic at tuturuan mo yung mga hindi pa rin ako. Oh, you can be an inspiration to somebody else. Hindi lang basta may mic. Kasi in your own circle, malaman lang ng friend mo, uy, naka-move on na siya. Siya, 10 years na nag-move on. Ako, 12 years na. Siya, naka-move on na. I'm next. How to really move on, move forward. Ayoko na this. You will really know if, first, pag na-forgive mo na siya. At hindi lang siya, pero pati yung sarili mo. Tayo kasi minsan, ang hirap tumanggap ng pagkakamali. Pero ang sarap-sarap ng buhay. Kapag ikaw ay walang, alam mo yung kabaliktaran ng love? Ego. Pag wala ka niya, wala kang pride sa sarili mo. Sarili mo na nga lang, papridean mo pa. Ano na lang din yan. After that forgiveness, is you have to let go. The moment na nakukwento mo pa yung past pain mo, ibig sabihin hindi ka pa nakaka-move on. Be, nakaka-move on na ako eh. Pero alam mo ba, 5 years ago, naku, napakasakit. Niloko niya ako ah. Nahuli ko, may kacha sa cellphone. Pinagpaling ako sa pangit. Bakit ka? Nag-check, eh syempre para updated ako. Dahil nakaka-move on naman ako.
past is for you to take lessons from it para pagdating mo ng present, mas maganda yung patungo mo heading to the future. Next is acceptance. I-accept mo. Sabi nga, the more na mas sa study mo yung life, mas makikita mo siya na, ah, ito pala yung pagkakam. And then, next is pinaka-last na word, gratitude. Say gratitude. If you have a grateful heart, you will find reason and purpose for everything that's happening. And if ang life mo napunta sa state of gratitude, that is where self-empowerment comes into your life. It's like magic. Bigla na lang siyang pupunta sa'yo. Sasaniban ka ng self-empowerment. Bakit? Kasi mahal mo yung sarili mo. Sabi nila, forgive and forget. Hindi ako naniniwala. You forgive, but do not forget the lessons na na-share niya sa buhay mo. Because if you will forget, you will not bring the lessons sa buhay mo. Forgive and be grateful. Kapag dumating sa point yung buhay mo na nagpapasalamat ka na kung bakit yun nangyari, that's the time that you really have healed your heart and yourself. Kailangan natin ma-experience yung mga maling nangyayari sa buhay natin in order for us maitama natin yung mga maling ito sa buhay natin sa susunod na pagkakataon. Mas ma-appreciate mo yung mga struggles na pinagdadaanan mo ngayon. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. And for today's video po is requested video. Masyado pa pong mainit ang balitang ito, Mapa Newsman. Ang hiwalayang Moira at Jason. Sa mga hindi po nakakakilala, si Moira po ay isang songwriter and singer na kilala sa Pilipinas. Na nag-settle down noong 2019 sa kanyang best friend na si Jason Marvin. Ikinasal sila noong mga taon na yon at naging inidolo. Inidolo sila ng maraming couple. Sabi nga nila, sana all may ganung relasyon kasi they are godly couple. Young and godly couple na alam natin at akala natin ay kinaiinggitan talaga. Kamakailan lamang nag-announce ang kanyang asawa na si Jason na they are parting ways. Marami ring mga kumalat sa mga social media doon sa pinost na message ng kanyang asawa na si Jason. Ang sabi niya doon is, this is probably the hardest thing I've ever had to write. But since you guys have been with us from the start, it is only right that you hear this trait from me. 3 years ago, I married my best friend with the intent of spending the rest of my life with her. Though my love for her has always been genuine, a few months ago, I confessed to Moira that I have been unfaithful to her during our marriage. I believe that she deserved to know the truth, rather than continue down a peaceful but dishonest path. I take full responsibility and I'm doing my best to be better.
From the bottom of my heart, I'm sorry for everyone I hurt, especially Moy. At sinundan ito ng isa pang mensahe. It is with a heavy heart that after 3 years of marriage, we announce that we are parting ways. Our love and respect for each other remains. We request for privacy during this difficult time. Alam nyo guys, sa mga nagre-request na gawan ko ng reaction video ito, wala tayo sa situation nung nangyari ito. Yung nabasa natin sa kanilang mga social media platforms, yung mga news na kumakalat ngayon, yan yung resulta na lang. Maaring nakapaloob, bago nila in-announce ang mga mensaheng ito, ay marami nang nangyari during the process. Sabi ni Guy, nag-confess siya doon sa asawa niya during nung marriage nila ay naging unfaithful siya. So, hindi natin alam kung nahuli niya ba ito or tinanong siya ni Moira, may nabalitaan si Moira. So, we never know. Hindi natin alam kung ano talaga yung real score. Honestly, isa ako sa nalungkot nung nabalitaan ko. Kasi alam ko, they are godly person, they are godly couple. So, feeling ko very strong yung foundation nila. Nalungkot ako kasi nangyari rin ang mga ganitong bagay sa buhay ko. So, my point is, walang pinipili ang ganitong pangyayari. Ano man ang itsura mo, ano man ang estado mo sa buhay, kahit na gaano ka pa katapang sa buhay mo, pwede kang lumpuhin ng sakit pag dinaanan mo yung ganitong situation. Pero sa bawat pangyayari sa buhay natin, dapat may natututunan tayo. Especially from being cheated on. Once na nandyan ka sa prosesong yan, mas maiintindihan mo at mas mai-internalize mo yung feeling of rejection. Bakit? Kasi yung taong gumawa sa'yo nito, ito yung taong pinakamamahal mo. Ito yung taong pinahalagahan ka minsan at ipinaranas sa'yo na ikaw yung importanteng tao sa buhay niya. Then, all of a sudden, boom, biglang nagbago ang lahat. So, mahirap tanggapin at first because etong tao na to, na akala mong magbibigay ng security, peace, and love sa'yo, ay hindi nangyari. But, after being cheated on, mas maiintindihan mo yung lesson kung bakit nangyari ito sa'yo. Number one, nothing is ever personal, even when it is. People cheat with a number of reasons. Walang kinalaman ito sa'yo or walang kinalaman ito sa qualities na akala mo ikaw ang may pagkukulang kung bakit niya nagawa ito sa'yo. Cheaters and liars in general are often lost within their own kingdom of pain. And we have to recognize that. It's not us, it's them. Number two, misery loves misery. Love loves love. Paano tayo itatrato ng isang tao na walang respeto at walang honesty na deserve natin kung sila mismo ay hindi nila alam kung ano ang mga salitang ito? Infidelity can be a blessing dahil ito ay isang opportunity na mali ang relasyon na meron tayo at relasyon na dapat ay deserve natin. Hindi naman kaagad malalaman natin kung ano yung tama kung hindi natin pagdadaanan ang mali. Another thing, self-worth never be taken away. Isa sa pinaka-importante na dapat alam mo kapag pinagdaanan mo ito ay maunawaan mo ang personal value, ang value mo. Kasi yan yung magsasalba sa'yo during struggle. Yan yung mag-aangat sa'yo para makabangon ka muli. Always respect yourself first and foremost. Dahil yan lang ang meron sa'yo sa ngayon. Another thing, prioritize protection. Anong ibig kong sabihin dito? Kailangan mong i-prioritize yung protection mo. Dahil once na ang iyong asawa, ang iyong boyfriend, girlfriend, ay nagkaroon ng affair sa iba. Usually, unprotected sex sila. Importanteng alam mo yung health condition mo ngayon kasi syempre nung mga ginawa niya yan baka hindi mo agad nalaman. So patuloy na may nangyayari sa inyo habang may nangyayari din sa kanila nung kanyang ka-affair. Baka hindi mo alam nagsasuffer na yung iyong health condition. So get tested and let the importance of protection be an open topic between you and your partner. Another thing, forgive. Kahit na hindi hinihingi sa'yo ito nung taong nanakit sa'yo or kahit hindi niya deserve na patawarin mo siya, you have to. Because holding resentment only hurt us
at the end of the day, tayo rin ang mahihirapan kapag may galit tayo sa puso natin. Yung kapatawaran na yan ay para sa atin, para sa inyo, hindi yan para dun sa taong nanakit sa'yo. Another thing, always accept apologies. Pero hindi ko naman sinasabi na natutunan ko na magpatawad, babalik ako, at parang walang nangyari. Hindi po ganun. Kailangan mo yon dahil you are worth it na makatanggap ng apology galing doon sa taong nanakit sa'yo. Para yung feeling ng unworthiness ay mabawasan man lang. Kasi pakiramdam mo, once na niloko ka, nawawalan ka ng halaga. At isa lang ang makakatulong doon ay yung mag-apology siya sa'yo. And allowed room for closure. Another thing na dapat natin matutunan. Akala kasi natin, ang isa sa pinaka-best na relationship na dapat ay meron tayo ay yung with someone. Akala mo, ito yung kukumpleto sa buhay mo. Pero hindi po yun. The only way you can feel complete is by honoring yourself. Oo, pwede kang maghanap